mayor, yung mga project na tanggap ko sa report ko kanina. Ano pang susunod ng mga project? Ang nabanggit ko kanina, actually, tinitingnan ko yung ating tatlong taon na many years for my last term. Hindi ko sinasabing hindi, ano, but sana matatapos ko to, like ito ng ating tugutod. Yung ating, yung in-expect ng ating mamayang na yung accessibility, yung road from barangay to barangay to pasunta dito sa atin, no? Para magkaroon ng simpleng ano yung produkto ng ating bayan, like mais, because bilong tayo sa agriculture and mais yung aming produkto dito. Isa yun sa tinitingnan ko na sana in 3 years time ko, sana man lang even 1 year na lang akong mag-prepare, ano? Sana maging all-weather na to. Ibig sabihin, magkarbahan na namin lahat. So ngayon, time to because meron na kami mga equipment na nakuha. Ngayong taon lang din. Loan namin to sa aming sa land bank, sa pundo ng ating municipio. Sinabi mo kanina, problema yung farm-to-market roads dito sa UP, ano? Yun, meron ang loan ang LGU for that. Meron bang promise ang bar at ang province to help na masemento lahat ang mga yearly meron tayong nag-GGUTAG ng mga province, and now the provincial government headed by the provincial governor ay by Mariam Sangkin Moderato ay nagpa-plan kami to connect, no? Connect natin yung ang part 1 to South UP, and I don't know, baka matutuloy din yung Dato Saudi to South UP, no? And Talayan to South UP. Yun yung mga programa na pag-usapan dati ng ating mahal na governor kay Mariam Sangkin Moderato, at hoping for sa kanyang second term baka makasimula kami dito. Now, doon sa bar naman, umaasa din kami na sana continuous yung pagbibigay sa amin ng mga road to work. Ilang percent na po yung ating municipal hall, yung bago? Yung ating municipal hall, pumapasok na to sa 42, I think, mga 40% na to, no? So, umaasa nga kami na sana matatapos to within this year, bago matapos yung 2022. Or, first quarter of 2023, sana makalipat na kami. Isang problema din, Mayor, dito yung kuryente, yung continuous brownout. Minsan, yan yung aming sinasagot, o yan yung mga tanong ng aming mga consumer, no? Mga natin na may kuryente galing sa kuryente ng Magelco. At lagi kong binabanggit, no? Hindi tayo umiiwas na sasagutin sila, but the problem of Magelco sa ngayon, malaking usapin, no? This is not intended for South UP lang, but ang pagkaalam ko, buong munisipyo o buong munisipyo na Magelco yung koneksyon, sa ngayon yan ang pinaka problema, yan ang alam ko, because kahapon lang nagiging pinaka-anima topic ng aming potential consumer council meeting with Governor Lemar, yan yung Magelco talaga. Dito sa atin, mahirap ng singilin, but sabi ko, ang dami ng appliances, ang dami ng business, na nakarelay sa kuryente, nasisira dahil sa on and off, power ng kuryente ng Magelco. May gusto ba kayong pasalamatan, sir?